Okay, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pa naman ang inyong lingkod, Mar Batigas. Welcome ulit po sa ating programang Latigo ni Batigas sa impila ng Latigo News TV. At sa gabing ito, mapalad po tayo sapagkat tayo po'y napagbigyan ng ating inidolo ng masa. Walang iba kundi si Sir Francis Layo Marcos. Andiyan naman sa linya, tawagin niya po natin. Magandang gabi po, idol ng bayan, Sir Francis Layo Marcos. Sir, Kamaryo Batigas po. Magandang gabi rin, Kamarlon. Kamar Batigas po. Mar Batigas, magandang gabi. Po. Sorry po. Nagigising ko lang po talaga. Ganun po ba? Pasensya na po, ha? Unang-una po, tayo po'y live, nationwide, the worldwide, sir. Kamusta na po kayo, yung idol ng bayan, sir? Sobrang pagod po. Mm-hmm. Sobrang pagod daw yan, ma. Ganun po ba? Mm-hmm. Kamusta naman po ang pagbibigay niyo ng tulong sa ating mga kababayan? Magpahanggang ngayon, hindi ko kayo tumitigil, sir, sa pagbibigay ng tulong. Totoo yan, kapatid na ma. Kasi una, ikit sa lahat, pakapag itinigil ko kung kailan malapit na yung photo finish, doon pa tayo magka-problema. So kahit na talagang umiiyak na, pero pipiliting tapusin at pipiliting kayanin kasi yan lang naman yung hangarin natin, no? Opo. Yung matulungan natin ng gobyerno na maalalayan natin ng ating mga kababayan na malampasan itong ating pinagdadaanan ng epidemya. Opo, very good. So, kamusta po? Kayo po ba'y nakakatulog pa ng maayos, sir? O baka hindi na po? Ay, magmula ho nung Marso 17 hanggang ngayon, minsan ang pinakamahabang tulog ko ay 3 oras na lang. O, ganun po ba? Ay, kawaan po kayo ng ating Panginoon Diyos sa inyong pagtulong sa ating mga kababayan, sir. Ito po isa sa aking mga tanungan, Sir Boss Francis Leo Marcos, sir. At mainit po ngayon na pinag-uusapan sa social media at maging sa mga radyo at iba pang mga kasama natin sa hanap buhay, ang ginawang pag-iintriga sa inyo ni Arnold Clavio at kayo raw ay pinaimbisigahan sa Cybercrime Division ng NBI. Ano po bang masasagot niyo po rito, boss? Alam naman natin na si Arnold ay puro fake news ang lumalabas sa bunganga yan. Kaya sabi ko nga, hindi ko siya titigilan, no? Opo. Sinimulan niya ako, no? Mabawala lang ang galit ko sa kanya kapag siya ay sumagot sa hamong ko. Opo. Hinahamong ko siya na maglabas siya ng sarili niyang pera at bigyan man lang yung kanyang mga kababae sa tundo kahit tigda 2 kilong bigas. Mm-hmm. Yun lang ang makakapanggal sa inis ko sa kanya. Sir Francis Leo Marcos, sir, hindi ba napapanood na nalalaman ni Mr. Clavio yung inyong pagtulong na kabi-kabila at napakaraming mga truck-truck na bigas yung inyong pinigay? Kuya Marno, yan ang pinagtataka ko, no? Yan ang ipinagtataka ko. Kasi ultimo yung mga taga-Sambuanga, Sibugay. Opo. Alam kung ano yung ginagawa ko. Ultimo yung mga igorot, yung mga ipa. Alam yung ginagawa ko. Kaya sila nagpapadala ng sulat dito. Ako na may nagpataka, isang napakatandang angkor, isang kilalang angkor, batikang broadcaster sa lipunan, sa industriya ng pagbabalita, imposibleng hindi niya alam yung ginagawa ko. Totoo yan. Di ba? Either ang tingin ko dyan, baka yan ay nabayaran o siya yung tunay na KSP. Yun. Pero ang isa pa sa aking malaking katanungan, opo, bakit hinahayaan ng isa sa pinakamalaking TV network katulad ng GMA7, opo, nahayaan nila ang kanilang anchor na maglabas ng fake news. Mm-hmm. Ang tanong ko, nasaan ang papas na pagbabayad? Tama po yan. Dapat po talaga, dapat maging patas ka at hindi ka bias. Dapat tingnan mo muna kung... Hello, sir. Yun lang ako eh. Mm-hmm. Yun ang pinagpataka ko, nasaan? Bakit inahayaan ng GMA7? Opo. Na itong mga ganitong batikang angkor ay magbalita ng fake news. Nasaan doon ang tinatawag na parehas at papas na mamamahayag sa ngalan ng serbisyo publiko? Opo. Kasi sir, hindi nyo ho naitatanong dahil alam naman natin na national television yung kay
kasamang Arnold Clavio, siyempre pag nagkomento ka at negative yung komento mo, ay baka may maniwala at salit na lumakas ang iyong loob, ay baka lalo ka pang hinaan ng loob. Alam nyo, yung ginawa nila sa akin is an outstanding trial by publicity. Iyon. Iyon ang ginawa nila sa akin. Kumbaga, wala na akong, parang wala na akong karapatang mabuhay. Iyon na nga, ano. Sir Leo Franco, sir, talaga namang, sir, nakaabot na po sa Malacanang ang ginagawa mong pagtulong sa mga tao. At maging si Senator Bato de la Rosa, ay nalaman po namin na gusto ho kayong makausap. Ano pong masasabi niyo rito? Ay, wala po ako masasabi sa kanila. Yan ho, ngayon eh, mga inahangaang ho yan. Basta po, ang isa lang ang aking layon, ang aking layonin lang naman, baka tulong sa ating mamamayan. Dahil nga po, ako lamang ay pribadong mamamayan na may tamang kaisipan at nalalaman ko talaga kung ano yung nangyayari. Binigyan ako ng Diyos ng tamang kaisipan, malakas na pangangatawan. Siya naman ho ang aking ginagamit ngayon para makatulong sa ating mga mamamayan, especially yung nasa talampakan na ng lipunan natin. Opo, opo sir. Isa na lang pong katanungan o dalawa na lang. Kung sakali pong patawag po kayo ng Malacanang at alukin ng pwesto o kaya alukin na maging katikit, maging senador, ay nakahanda po ba kayo, Sir Francis Leo Marcos, sir? Hindi ko na pagkansaan yan. Kasi ho, may nagtatanong, sir, eh. May nagtatanong sa ating programa. Ako na lamang ho, ang totoo yan ay wala po ako talagang balak sa politika. Wala po. Ngayon po, maaari po siguro ako na lang ay tumulong sa kanila kasi mas gusto ko pong maging privado. Baka yan po siguro yung dahilan na ako'y binibira na nila. Kaya nga po, ano? Apo. Apo. Sir, pero siguro po, ang masasabi ko lang para sa Malacanang at saka kay Senator Bato, ako'y tutulong sa kanila sa ibang pamamaraan. Pwede ko silang sabahan, pero yung politiko ay hindi ko yan papasukin. Maaaring ako'y kasama nila sa kanilang mga layunin. Iyon, ang pakaganda ron. Sir, talagang marami hong natutuwa sa inyong mga mamamayang Pilipino sa inyong pagtulong, kaya hindi na ho namin kayo abalahin pa. Huling pananalita po, Sir Francis Leo Marcos, sa ating mga minamahal na mga kababayan sa buong bansa. Go ahead po. Mga kababayan, huwag po kayo mag-alala. Kami po dito sa bilang mga pribadong mamamayan ay ginagawa po namin yung aming magagawa para kahit papaano mawala ang pangamba, maibsan ang pag-aalala doon sa ating poorest among the poor. Panawagan ko lamang po, sabunod po tayo sa itinatakdang batas ng ating gobyerno dahil ang ating pong gobyerno ay ginagawa rin po lahat ng kapabaraanan para matugunan lahat ng ating pangangailangan. Huwag niyo pong baliwalain yung aming pagpapagal at paghihirap. Kaya maaari po, stay at home. Keep the social distancing. Yun lamang po, Kuya Mark. Maraming salamat po, Sir Francis Leo Marcos. Isang malaking karangalan na kayo aming makapanayam. Magandang gabi po at pagpalain po kayo ng Poong May Kapal. Thank you. Ganon din po sa inyo. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Okay, yan mga kaibigan, si Sir Francis Leo Marcos na isang pilantropo at talagang matulungin sa ating mga kababayan. Ano? Kaya dapat, yung mga taong tumutulong, eh huwag na ho nating siraan. Kasi sila ngayon nakakatulong eh. Kung sisiraan mo, at yan ay masisiraan ng loob, eh baka hindi na tumulong yan. Eh marami yung nangangailangan na tulong, lalong-lalo na ngayon, panahon ng COVID-19, pandemic ngayon, eh talagang marami hong nagugutom. No? Yun lamang ho. Thank you very much, Sir Francis Leo Marcos. Mabuhay ka. Thank you. Leo Marcos, nabigyan kami ng tulong at bigas from Mindanao, taga dito lang sa Maybrick Park. Thank you very much, Sir Francis Leo Marcos. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ito ang puso. Thank you po. Ayan. Sabi lang po, Marikos. Salamat. Alright.
Salamat sa ako. Salamat sa salamat po sa pagbigas sa barangay Turkey sa pagbigas ng PSD. Maraming maraming salamat. Po, Sir Francis, tatlong pamilya po kami makakakain dito po. Maraming salamat po, Sir Francis. Sir Francis, maraming salamat po sa bigas na bigas. Thank you, Sir Francis. Thank you po sa bigas. Salamat po. Okay. Salamat po.